also be happy serving God. These are two kinds of happiness. Yung isa leads to destruction. It's not true happiness, it's blindness. The other kind of happiness, talagang true happiness because they will know the Lord. Their minds will be open up. Ngayon, in the middle, sa gitna, while in the process na, yung isa kasi leniency, yung malaya siya. Yung kabila, medyo hindi siya, medyo sikil siya. Itong sikil niya, pareho lang po sa batang pinipilit natin pumasok ng school, di ba? Di ba meron din tayong anak na hindi masaya, but kailangan huwag siya magkakit classes, kailangan yung record card niya, hindi pula, kailangan tapusin niya yung homework niya. Meron, kahit sa secular level, meron din bata, hindi masaya, kung i-implement mo as a good parent ng secular, ng physical level. So, ganito yung spiritual. Sa umpisa, iba normal. Normal ba yun? Is that a normal? Yung bakit ganyan ng bata? O, kunyari, pastor, parang hindi siya nakapaglaro. Normal ba yun? Ganito yun. Pag hindi niya nalaman yan, hindi siya maglalaway na, hindi siya magdudusa. Ito, turo kay Buddha, pero totoo ah, si Siddhartha. Ang suffering ng mundo galing sa pagnanasa. Kung meron kang pinanasa sa bagay, doon ka nagdudusa. Whether nakamitin o hindi mo nakamitin, lagi kang nagdudusa. Yan ang suffering. Ngayon, balik tayo sa Bible. Tinuturo ni Jesus Christ yung ano eh. Yung pagiging tawad. Yung huwag magano sa salimutan. Huwag tatay sa anak natin. Hindi magdudusa ang anak natin. Ang nagsimula pa sa pagkababy, yung entrain na, complete entrain na. Kasi hindi siya maglalaway. Masaya siya sa kalagayan niya. Oo, masaya siya sa hindi siya nagkaroon ng barkada, hindi siya nagkaroon ng manligaw, hindi mo pinahintulot. Ipis na dalhin mo siya sa ordinary school, pinasok mo sa ALS. Ako niyo, ito din turo sa akin, hindi ko nabamit kayo na. Pag pinasok mo sa ordinary school ng bata, at siguro, I have nothing against yung mga sincere na educators, pero ang school natin ngayon naging ginagamit ng diablo para lasunin ang anak natin. Hindi lang natin alam. Kasi kung sa school, yung mga curriculum nila, galing yan sa Greek na ano eh, Olympics. Tapos, nandun na yung ligawan, nandun na yung... Malaking bisyo matututo ang bata sa school. Akala mo matututo siya academically, matututo rin siya ng bisyo. So, it's a sugal yun eh, pag pinunta mo. Siguro, a few percentage hindi makakawa, pero karamihan nakakawa. Tumitigas ang puso. Masaya ang bata, pag simula pa pagka-daily, pasok na siya sa program ng training kasi ma-ALS siya. Number two, maatag siya karunungan niya. Kung sino nga kaibigan niya, Christian siya. Ito. Activity sa church. Kaya hindi yan yung wala yung activity na ribang na sa libutan. Hindi siya mag-libusa kasi from the start, hindi niya natikman yun. Yeah, Pastor. Bunari. Kasi when I was a child, I was deprived of playing. Wala akong ganun. So, as I grow older, nakita ko sa likod, parang yata ako normal. Kasi hindi ako nag-undergo noon, samantalang nakita ko nag-enjoy sila. Ako, parang tayo. Pwede na. Ganito. Pareho tayo. Lumaki rin akong deprived. Pero, nung ako'y naging Christian, ito sabi ko ah, pag hindi mo makilala ang Diyos, marami kang minanasa sa mundo mo. Isip mo, hindi ka normal. Pag nakilala mo si Kristo, kahit ano pala nangyari sa buhay mo, kahit ano pala nangyari sa buhay mo, mabutihan mo. Kahit hindi mo, nerd ka, nerd ako mo. Pero nung bata ka, sweto sino, wala akong barkada, pero naglalaro ako ng kanan, sa kalanga, pinaglalaro kayo. Ibig sabihin, mayroon akong sariling mundo na kaligayahan ko. Abnormal yan sa standard ng mundo. Pero, sa pananang ng Diyos, itinalaga na lang pala eh. Kung ikaw magulat, ikaw Kristiyano magulat, kung anak ka, maswerte ang anak mo pag pumasa ng training kasi, kasi ang kaligayahan na makikita, tingin ang mundo abnormal ah. Peculiar people, tingin ang mundo abnormal. Pero sa mata ng Diyos, yun ang tunay na kasiyahan. Are we Christian do not deserve to be happy? Parang may enjoyment, praise, or something like that? Ah, okay. Let's talk about yung... Siguro, like, yung mall, siguro yung beach.
pala yun. Kasi pumunta, join, ano, i-celebrate. Kasi iba yung culture na pumunta rito. Mga na-evangelize ko sa Philippines. Pero balik na yun sa, don't we have the right to be happy? Yes. Pero, nagsasabi ko, we know how to prioritize. We don't know how to prioritize. Na rin sa anak natin. Unconsciously tayo nagbigay ng Diyos sa kanya. So, we have to enjoy things in the right way. Kumari, we enjoy food, we enjoy more. Pero, kasi mature pera na tayo, we have a lifestyle na ang exciting natin, may mga sharing. I'll tell you something about myself. Nung bata pa ako, malungkot ako, no? Nandito daw, sige, tatlong peso yung sige sa isang araw. Pagpatutog ako ng rap, ng worldly music, magdapat yan, hanggang patulog ako. Kasi ko pinaka rin ang pag-inig yan. You know, when I became a Christian, nawala akong pag-asa ko. Parang yung mga awin din, ka-awin din ang demonyo eh. So, yung spirito ko, ayaw agad ko. Nahanap ko, hindi ko pala yung Jesus, nahanap ko na yan. Sigurado may Christian dito. Ibang, ito yung ibang enjoy ko, iba yung pag-asa ko eh. Hindi ka mag-enjoy sa worldly music. Punta naman ako. Nakakaikot ako ng mall. Iba yung nararamdaman ko. Nakaikot ako ng swimming pool, nakikita sa hotel, ganyan. Sinama ko tatay ko sa, hindi ko naman, sa Ocean Park, eh, sa Hong Kong. Hindi ako masaya. Kasi gusto niya, kalimutan ko, yung fellowship, kalimutan ko, sobrang ako pa natin ko sa paniniwala ko. Gusto niya ako masaya eh. Alam mo, close-minded ka lang, hindi mo lang nakikita yung mundo eh. Pero, siyempre, hanggang kung muna yung pasyensya. Ngayon, ang gusto ko sabihin, ganito, if you're truly born again, you have the Spirit of God in you. Hindi malaki ang paglalaway mo sa enjoyment, even if you can enjoy. You will always seek, look for someone to share, a sharing, fellowship. Diyan ka mas enjoy na enjoy. So, pwede ka magbuhay ang believer, but you're not happy. You're not happy. So let's talk about enjoyment. You go to beach. Wala ka na, share. You go to birthday party. Wala ka na, share. You go to any, ano. So, yan yung sasabi ko. If you're born again, iba yung enjoyment mo. You still enjoy, pero hindi, ano siya, hindi siya palaki. So, ano siya, secondary siya. Hindi, pasto kasi, kunyari, you enjoy looking at the nature. You enjoy the, Oh, okay, yun. Ito na I'm gonna give you some examples of enjoy nature. Mayroon akong gustong ligawan mo na mayroon sa CCF. Patuloy ko pa siya. Pinan pa niya sa akin, pupunta siya ng Laguna na nagkakaroon niya. Parang nagkaroon ako ng issue na ini-enjoy niya ang nature. Pero wala yung Diyos. Later, kung naging sisir, eh, nasiraan ako ng kabagahan na buturo ganyan. So, ayaw ako sa akin. Pero, enjoy niya ang nature. Wala siyang pinalaman sa Diyos. Did you know many people are enjoying nature but they don't give the glory to God? Marami. Marami. Now, let's talk about us. We are Christians, we are believers. Tereya tayo. If we enjoy nature, we still have a connection to God. We relate everything to God. As how God is kasama natin. So, yung sasabi yung enjoyment. Yes, we enjoy. Pero hindi klase ng enjoyment ng iba. Ang enjoyment ng iba, talagang masakit sa ng idolatry. Yung, they want, they worship the creature more than the creator. Eh, paano pastor yung mga seeker-friendly, mga holistic approaches? Mga holistic approaches in church. Trying to compromise this to build the soul. Since ang daming kaso niya, siguro kailangan din itagin. Mm-hmm. There are compromises na unacceptable. Kanyari bro, magkakaroon ng party. Party sa loob ng church. To win souls. Meron kami teaching sa party dito eh. Ito, it involves na kasal, birthday, house blessing. Okay? Patay, eh. Patay. Damay. Whenever there's an occasion, kailangan may gawain siya. And we can adjust it na party pa
example, meron kami yung teaching dun sa birthday. Kung ikaw Christian, paano birthday? Mag-iimbita ka na ng believer, sigurado maraming pupunta. Dahil birthday mo. Pero kung i-email lang mo lang sa church, hindi yan pupunta. Wala? Okay. So, ang puro namin dun sa mag-birthday, huwag ka mag-birthday, dala pa lang magpakain ka, just wish you lang, wish you happy physically. Magpa-birthday ka, magpa-birthday ka, pero may kantahan. Mayroon pa kang kantahan na sa saya. Kahit ang believer, mapapasayaw. Amen ba kayo? Amen. Tapos, testimony, may counting things sa Word of God. Eventually, message, pag-lahina. So, yung bisita mo na unbeliever, na-evangelize, doon may say-say ang birthday party mo. Amen. Pero kung nag-party ka, pero wala kang, hindi ka lang ipag-coordinate para sa program, masasayang ang party mo. You're just feeding their ignorance. So, masakit yan. Kung rin, bukas na yung mata mo, tapos gusto mo lang sila pasayahin. Lang. Okay? So, yan ang tinuturo namin. Any occasion, kasal, binyag, patay. Pagkano kaya tayo dito para sa... Meron kami format na tinuturo na masaya pa rin, pero magkakaroon silang curiosity sa Word of God. At nagawa ko yan occasionally dati. More questions? Wala na po.